Yo, what's up mga kapag-aspas? At nandito na naman ulit ang inyong lingkod, Vincent po ulit ng Kalmado Apparel Loft. And for today's video, mga kapag-aspas, is... So, ayan mga kapag-aspas, good morning sa inyo lahat at kakauwi lang natin ngayon galing sa ating trabaho, mga kapag-aspas. So, ayan mga kapag-aspas, time check tayo. Alas 8 ng umaga, saktong-sakto mga kapag-aspas. At medyo may katirikan na yung araw, pero umulan. Umulan kagabi mga kapag-aspas, kaya medyo baha dito sa taas natin. So ayun mga kapag-aspas, update ko kayo sa mga ibon natin. Then meron akong malungkot na balita sa inyo na talaga namang ikalulungkot nyo mga kapag-aspas. So ayun, kung gusto nyo ako samahan sa video natin for today mga kapag-aspas, tara, let's go! Asa pa may kalapatista ako, ito ay hindi na sa Pinas, ito ay pang buong mundo. Marami ay nagtatakawang pinahahalagahan at hindi pa ang ganyo na ilang matulisan. Asa pa may kalapatista ako, ito ay hindi na sa Pinas, ito ay pang buong mundo. Marami ay nagtatakawang pinahahalagahan at hindi pa ang ganyo na ilang matulisan. So ayun mga kapag-aspas, good morning. Magandang umaga sa inyong lahat. So kakauwi lang natin galing sa trabaho natin at kailangan na natin magpakain. So alas 8 na mga kapag-aspas. Then pakainin muna natin yung mga wires natin. Kanina pa tayo hinihintay na ito. Tara! So ayun mga kapag-aspas, pakainin na natin yung mga wires natin. Yan, mukhang di pagtutom tong mga to. So ayun mga kapag-aspas, yung bigay natin sa kanila is sa umaga mga kapag-aspas, ang ginagawa namin unti lang muna yung binibigay natin na pagkain sa kanila, sakto lang mga kapag-aspas na makakatuka sila. Upang sa ganun mga kapag-aspas, pag pinakawalan natin sila mamayang hapon, ayun, hindi sila mahirap tawagin mga kapag-aspas. Kain, ayan, para habol na habol sila mga kapag-aspas sa ano nila, sa mga pagkain nila. Mga kapag-aspas, no? Bale, onti lang ang pinapakain natin sa kanila sa umaga. Pagdating sa hapon, doon na natin sila binabawian ng maraming kain. Kumbaga, pinupulpak na natin sila pagdating ng hapon, mga kapag-aspas. Para sa ganun, busog na sila pagdating ng hapon. Hindi sila mahirap tawagin pagdating ng pakawala. O kaya pagka pinakawala natin sila ng umaga. O ayun nga, mga kapag-aspas, no? Simula na nagbago tayo ng loft is nagbago na rin yung sistema natin. So, ang ginagawa natin mga kapag-aspas tuwing umaga is onti lang yung pinapakain natin sa kanila. Para sa ganun mga kapag-aspas, pagdating ng hapon, hindi sila mahirap tawagin. Then, makikita nyo, nagkukumawag sila pumasok sila sa hapon. Then, dun sa hapon, dun na natin pinupulpak o dun na natin pinapakain sila ng marami. Para sa ganun, makabawi-bawi sila mga kapag-aspas. So, ayun mga kapag-aspas, binigyan ko na muna sila ng tubig. Then plain water muna sila ngayong araw mga kapag-aspas. So dahil sa pangit pa rin yung panahon natin dito mga kapag-aspas, ang ginagawa natin is nagbibigay tayo sa kanila ng Betrazine Gold 2 times a week para may pangontra sila sa mga sakit na dadapo sa kanila kung sakali mga kapag-aspas. O kaya para sa ganun, hindi sila basta-basta madapuan ng anumang sakit mga kapag-aspas. So ayan mga kapag-aspas, tapos na natin pakainin at painumin yung mga kalapati natin dito sa Flyer Slope. So ayan mga kapag-aspas, dito naman tayo sa mga ibon natin sa breeder cage. Then dito nyo malalaman kung ano ba yung mga nakakalungkot na balita ngayong araw mga kapag-aspas. Meanwhile, so ayan mga kapag-aspas, kung matatandaan nyo, ito yung inbreed natin na mule mats mga kapag-aspas. Then naglabas nga sila ng kulay na rare color. Then Andalusian mga kapag-aspas. Kaso sa kasamaang palad mga kapag-aspas, yung nilabas ni Paloma na in-inbreed natin is tinamaan ng balileng mga kapag-aspas. Ayan, kung makikita nyo, nakakaawa. Then ito yung kapatid niya, tinamaan na rin. Ayan mga kapag-aspas.
Yan, pati yan mga kapagaspas, tinamaan na rin. Dalawang rare color natin na to mga kapagaspas. Kawawa, tinamaan ng paramikso o ng balileng mga kapagaspas. Tsaka ito. Ayan, nakikita nyo naman. Ayan. So, ayan mga kapagaspas. Bale, ginawa ko mga kapagaspas is hindi ko na muna sila kinal. Dahil nakakaawa naman kung medyo ikakal natin. Then, hindi rin naman muna sila makakaawa ng basta-basta dito sa loft natin o kaya sa ibang kalapati natin. Gawa ng open air naman dito mga kapagaspas. Tagusan yung mga ano natin, tagusan yung hangin dito mga kapagaspas. So, tatlo silang nahawa mga kapagaspas, ayan. Pero medyo ito yung malala mga kapagaspas eh. Ayan o, tingnan nyo. Ayan, medyo nakakaawa to. O, ayan. Ayan mga kapagaspas, nakakaawa talaga to. Tingnan nyo. Ayan. O, ayan mga kapagaspas. Alam na alam yun ng mga fancier mga kapagaspas na kapag ka paramikso o balileng. Ayan, nawawalan sila ng sense of balance at ganyan yung nangyayari sa kanila. So, sana naman madala natin sa gamot dahil nakakaawa. Tsaka, sayang naman yung pagkakabreed natin sa kanila, no? So, ito pa mga kapagaspas. Isa to sa mga panlaro natin. Yan, sayang at hindi na nakahabol. Gawa na nagkabalileng mga kapagaspas. Ayan, dalawa na lang yung panlaro natin. Pero ginagamot na natin tong tatlo na to. Sana is, ano, gumaling na sila. Pero alam naman natin lahat na hindi ganun-ganun basta gamutin yung baliling. Dumadaan to sa mahabang proseso. So, siguro, kapag di na to nalaro, sayang, nakaklabring pa naman. Nakaklabring ng ano yan, ng young bird. Sayang at di na malalaro. Ang babagsakan na ito, mga kapagaspas, malamang breeder na naman to. So, ayan. Ayan. Pero medyo okay-okay na to mga kapagaspas. Mga 1 week na rin silang ginagamot. Ayan. Ito naman. Ayan. Medyo magaling na tong indigo na to mga kapagaspas. Kasi kung makikita nyo yun nung nakaraan, talagang walang-wala na yan. So, ayan mga kapagaspas. Kung sakaling hindi na natin to mapagaling, siguro ikakal na lang natin to mga kapagaspas kaysa sa makahawa pa to sa ibang clients natin. Hindi naman tayo sa nanghihinayang sa pagbibreed dahil madali lang naman mga kapagaspas. Dali lang magparami ng ibon kaysa maubos pa tong mga kalapati natin. Pero gagawin natin lahat ng mga kaya natin mga kapagaspas para sa ganun mapagaling natin tong tatlo na to na may sakit. So yun, papakita ko rin sa inyo mga kapagaspas kung ano ba yung sistema o ano ba yung ginagawa kong technique para mapagaling to, ano ba yung ginagawa ko na paggagamot dito sa ating tatlong merong paramikso o baliling mga kapagaspas. So ito na nga mga kapagaspas yung isa sa mga ano may baliling natin. So ito medyo okay-okay na to mga kapagaspas pero continuous pa rin tayo sa paggagamot sa kanya. Then karaniwan sa mga may baliling mga kapagaspas is hindi sila kumakain ng maayos mga kapagaspas. Gawa ng ano, wala silang gana kumain. Then ito mga kapagaspas yung ginagawa ko sa kanila. Oh, yung ito yung ano paggagamot natin. So ayan mga kapagaspas, ito naman yung isa. Ayan, ito yung isa sa mga panlaro natin. Sayang lang at ano, tinamaan ng baliling. Bali ang nangyari dito mga kapagaspas, ito nilalaro natin to. Then pag uwi niya mga kapagaspas, nakita na siya ni Kuya Oliver na parang may iba sa kanya. Kapag ka, nakakalipad naman siya, pero kapag ka lumalanding siya mga kapagaspas, is umaano, sumasayad yung katawan niya. Tsaka hindi napantay yung pagka-landing niya mga kapagaspas. Yun, kaya yun, sabi ko, akala namin wala lang. Then, inobserbahan namin, pagdating ng mga tatlong araw mga kapagaspas, ayun na, nung nagpakain ako, nakita ko, tumatumbling niya mga kapagaspas. Akala ko, nagkukunwari lang. Akala ko, nagpa-practice, mag-audition ng sayaw mga kapagaspas.
Ayun pala, baliling na. So ayun, natakot kami mga kapagasas. Nilagay ko agad sa cage. Kasi nga, first time ko lang din maka-encounter ng ganito mga kapagaspas na magkaroon ng baliling yung mga alaga namin. So ayun mga kapagaspas, sa kasamaan pala, digil muna sa laro. And so, tapusin ko lang muna ang gamutin ito mga kapagaspas. Papaliwanag ko sa inyo mamaya kung ano yung ginagawa namin dito. Ayun, medyo umu-okay-okay na to, maawa naman ng Diyos. At saka hindi umapayat. Ayun. Bilog pa rin yung katawin niya. Then ito naman mga kapagaspas yung pangatlo. Ayan, sayang. Red color pa naman. Ayan, red color pa man din. Then nakaano natin. Naka-personalize ng ring natin mga kapagaspas. Ayan. Ayan. Naka-personalize ring ng Kalmado Apparel Lock. So ayan, sayang. Tinamaan ng baliling. Pero subukan natin gamutin to. Sa tatlo na to mga kapagaspas, ito yung ano, parang nakikita akong medyo malala kasi talagang ano eh, 360 yung ikot ng ano nito, 360 yung ikot ng ulo nito mga kapagaspas, papunta na siyang Android. So, pero huwag tayong mag-alala, gagamutin natin yan mga kapagaspas. So ayun mga kapagaspas, kasama nga to sa ano natin, part 2 ng pagiging pansir natin mga kapagaspas. So ayan. So ayun nga mga kapagaspas, no, tapos na natin painumin, no, tapos na natin gamutin yung tatlo natin na may paramikso o baliling mga kapagaspas. So bali ang ginagawa ko na paggagamot dito mga kapagaspas is sa kada isang ibon mga kapagaspas, pinapatakan namin o pinapatakan ko ng Sonrox mga kapagaspas. Dalawang patak sa bibig, tas isang patak doon sa ilong mga kapagaspas. Then papainumin natin siya ng dalawang multivitamins at isang calcium mga kapagaspas. Upang sa ganun mga kapagaspas, makabawi-bawi siya, hindi siya ganun masyado manghina mga kapagaspas. Yun yung ginagawa natin sa tatlo nating merong paramikso mga kapagaspas. So yung iba naman mga kapagaspas, kapag ayaw tumuka ng ibon natin, gawa na may paramikso, alalayan na natin sila, tulungan na natin sila kumain gamit yung mga pot-pot natin mga kapagaspas. Upang sa ganun, magkaroon pa rin sila ng ano, ng energy, hindi maubos yung enerhiya nila mga kapagaspas. Kasi kung pababayaan natin sila na hindi tumuka, baka mamatay yung mga ibon natin mga kapagaspas. So tiyagaan lang talaga to mga kapagaspas. Then kung sakaling hindi na siguro nila kaya, wala tayong magagawa doon mga kapagaspas. At least ginawa natin yung ano, yung makakaya natin, 'di ba mga kapagaspas? So yun nga pala mga kapagaspas. Kapag ka naggagamot kayo ng ano, ng may paliling o kaya may paramikso, lagi niyo tatandaan lahat ng pinagkainan nila, huhugasan niyo yung pinagkainan nila. Then lahat na matitira doon mga kapagaspas, diretso tapon nyo na upang sa ganun, hindi na tayo magkaroon ng ano, hawaan dito sa locks natin. Kaya kung mapapansin nyo mga kapagaspas, una kong pinakain yung mga nasa flyers lock bago o pumunta dito sa ano, sa breeder cage kung saan nandun yung mga may sakit natin na ano, ibon. O yun mga kapagaspas, yun lang yung ano, bali yun lang yung na-share ko sa inyo mga kapagaspas na sistema namin sa paggagamot nga dito ng ano, ng baliling. So kung may i-offer kayo na mas maganda na magagawa namin para sa ganun, may apply natin dito sa ano natin, sa may mga sakit natin dito sa tatlo na to mga kapagaspas. Then i-update ko din kayo lagi kung ano nangyari dito sa tatlo, kung may namatay na ba dito sa tatlo na ibon natin o kaya nakasurvive sila. Pero hopefully mga kapagaspas, makasurvive yung tatlo na to. Yung dalawa naman mga kapagaspas is okay na, medyo nakarecover na. Pero na lang doon sa ano, sa Andalusian mga kapagaspas, talagang parang tinamaan ng lintik. Talagang umiikot talaga yung ulo. Kumpara doon sa kapatid niya na Indigo. Kasi yung Indigo, nung nakaraan mga kapagaspas, nakitaan ko na ng sintomas na talagang umiikot na rin yung ulo tsaka hindi na pantay yung paglipad niya. Pero naagapan natin yon. Ngayon, malakas na kumain tsaka medyo na, ano na siya, ganado na siya at balance na siya tumakbo mga kapagaspas. Kapag inuuli mo siya, balance na siya, maglakad, di na siya natutumba. Then dito naman kay Pike, sa panlaro natin na tinamaan din ng baliling, medyo tumatabingi lang yung ano, yung leeg niya. Pero hindi na umiikot o hindi na rin siya tumatumbling. Hindi kumpara doon sa Andalusian mga kapagaspas. So kung may ma-offer kayo na mas magandang gawin, please pa-comment na lang dito sa comment section natin. Para sa ganun mga kapagaspas, makatulong din kayo sa amin. So ayun mga kapagaspas,
Magparonda muna tayo dahil ang ganda ng sikat ng araw ngayon. Yun. So bubuksan ko na muna to mga kapagaspas. Ayun na, labas! Let's go! May mga natira pa dito, pakawalan natin. Yan, lumabas na. Yan, makakapag-spas, saktong-sakto yan. Yan. So, ayun na nga sila, mga pagaspas, oh. Nawala na yung iba. Tatlo na lang yun dito, yung huling lumabas. Wala na, nagdayo na, mga kapagaspas. So, ayun, mga kapagaspas, time check. 8:46 na ng umaga, mga kapagaspas. So, ayun, kailangan na natin matulog dahil puyat tayo masyado. Gawa ng panggabi tayo pero tuloy-tuloy pa rin tayo sa pagbablog at paggawa ng mga magagandang content mga kapagaspas. So kita nyo naman kahit na puyat ako, ang laki na ng iBag ko, ginagawa ko pa rin kayo ng video. So kaya salamat sa lahat ng sumusuporta sa Almado Apparel Loop at walang sawang sumusuporta lalo na sa mga grupo dyan, Team Yahoo, Team Salvavida, maraming maraming salamat sa inyo. So ayun mga kapagaspas, paano ba yan? Tulugan na tayo mga kapagaspas at kayo ay magalmusal na. So yun mga kapagaspas, matutulog na ako. Then good morning sa inyo, magalmusal na kayo at magpatuka na kayo ng inyong mga alaga. So Vincent ulit ng Almado Apparel Loop. So ayun, sa mga bago nanonood sa ating YouTube channel ng Almado Apparel Loop, please like, share and subscribe and don't forget to click the notification bell para updated kayo palagi sa mga video natin ilalabas. So, paano ba yan mga kapagaspas? Keep safe and happy flying mga kapagaspas. Bye-bye!